What's up mga boss at welcome back ulit sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page Windows App. Eddie, wow. So today mga boss, at alam nyo na bago tayo mag-start, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, follow kayo sa aming YouTube channel para updated kayo sa lahat ng video na ginagawa ko. Malapit na po ang May 31, ang pangako sa inyo, rapon, dalawang helmet mula kay PBG. Tatak Rayo, ito po yung helmet. Tapos, yung link nasa baba, click nyo lang po yung link kung paano makasali sa helmet. At marami pa kaming pasurpresa sa inyo sa mga susunod na video. At marami pa akong mga pasurpresa, mga video, mga parapol sa mga superstar vlogger natin. Abangan nyo ang lahat ng mga video nila. Sila si Red Sweet Potato, sila Jawo Moto Vlog, at hindi ko muna babanggitin yung iba. Surpresa ko nga sa kanila yun. Pag-uusapan natin mga boss, hindi po regarding sa maintenance at hindi po regarding sa kung ano-ano. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang doble plaka. What? Yun nga mga boss, at pasok na sa banga ang batas ng doble plaka. So again, yung doble plaka na to, siguro marami lang iba sa inyo nakapanood na ng mga paliwanag ng iba. So yung iba updated na sila kung ano mangyayari. Pero meron mga good positive dyan mga boss sa doble plaka na yan. Pero ako, last year pa lang, ayan o, nakaready na ako sa doble plaka. Pero nagbago yan kasi maliit na lang, decals na lang daw sa harap, sticker na lang, tapos visible. So ako personally mga boss ha, hindi ako against sa doble plaka at hindi rin ako pabor. Ang gulo no? Ang gulo ng statement ko no? Pero sa bagay na to mga boss, sana wag tayong ma-stress sa bagong batas na to. Again, meron tong magandang kahinatnan. Again, hindi ko kinokontra yung sa loobin nyo. Magpapahayag lang ako ng konting bagay para naman mabawasan yung stress natin regarding dito sa doble plaka. Pero bago tayo mag-start, shoutout ko muna yung mga follower natin na laging nanonood at nakasubaybay sa ating YouTube channel. And unang-una kong babatiin si JTB Katagumpay. Shoutout sa'yo tol, 100,000 subscriber ka na, road to 1 million subs. Yung pangako ko sa'yo, mula nung nag-video ka nung unang video, may pangako na ako sa'yo, pero sobrang busy, hindi ka makapunta sa shop. Pangako ko pa rin sa'yo hanggang ngayon, kahit 1 million subscriber ka na, pangako ko pa rin sa'yo, Windows Shop. So again, shoutout lang natin tong mga follower natin na laging nanonood, laging nakasubaybay, at nagbibigay din ng lakas at din para magpatuloy tayo sa lahat ng video, sa lahat ng mga konting idea na ibinibigay ko sa inyo. Shoutout natin si Arnel Daloy. Shoutout po sa iyo, Pops. Shoutout si Oliver Bernolia. Shoutout po sa iyo, Pops. Shoutout kay Dominic Lagunsad. Shoutout po sa iyo, Pops. Shoutout kay Ruby Muego. Shoutout po sa iyo, Pops. Shoutout kay Ruel Solige. Shoutout po sa iyo, Pops. Shoutout kay Jason Phoenix. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Mario Sismundo. Shoutout po. Shoutout kay Mima Riders TV. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Lindon Sorak Reyes. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Junjun Sinon. Diyan nga pala sa Iloilo Fit Riders Club HRCI Iloilo Chapter. Salamat po sa panonood nyo. Sana lagi po kayong na-inspired sa lahat ng video na ginagawa ko. At shoutout kay Nick Muego. Yun mga boss ang mga taga-subaybay natin sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Again, shoutout sa 80,000 followers sa ating Facebook page at 16,000 sa ating subscribers sa ating YouTube channel. Again, yung helmet natin mga boss ha,
May 31, may paraffle tayo. Andiyan yung link sa baba. Sali po kayo, dalawang helmet po yan at marami pang ibang pyesa na ipapamigay sa window shop. Tuloy tayo doon sa ating topic na regarding nga doon sa batas. And again, alam naman natin na doon sa batas, plaka sa likod, plaka sa harap, dapat visible to, kasi pag hindi to visible, magpa-fine po tayo ng 50 to 100,000. Saan mo naman kukunin yun? Di ba? Sahod na natin yun halos kalating taon eh. Di ba? Tapos dapat daw, pag binili mo ito sa mga dealer, 5 days may rehistro na. So napakabilis. Eh sabi nga nila, napakabilis naman nun. Sana medyo may palugit man lang, no? Sana may mga kapanood pong LTO. Na sana, may palugit naman ng isang linggo, mahigit. Kasi hindi naman po ganun kadali yun eh. Ang sa akin lang, hindi naman ganun kadali na ganun na ganun agad. Pagkabili, may rehistro mo. Siyempre, yung tao, may hanap buhay yan. May trabaho yan. Di ba po? So, yun nga, pag second hand yung motor mo, huwag po kayo may stress dun sa second hand na motor. Na gumagamit po ng second hand na repo, huwag kayo masyadong may stress na paano to, ganito kasi yung mother shop, ang original ko na, yung original na nakalagay sa ORCR ko, kagaya ko, yung original na nakalagay sa ORCR ko, Tarlac, pupuntaan ko pa ng Tarlac. Etong motor ko yung original na ORCR ko, Tarlac, pupuntaan ko pa sa Tarlac. Huwag muna kayo may stress, may good news po dyan. Tapusin nyo yung video para updated kayo kung ano pang pwedeng maging positive. Tingnan natin yung positive side netong doble plaka. So again, hindi naman ako pabor sa batas na yan, ha. Diba? Hindi rin ako against. What? Mga boss, naipasa na to. Wala na tayong magagawa. Napirmahan na. Last year, pinatigil lang to ng ating Pangulo. Parang hinold. Ngayon lang talaga implementation. Pero huwag muna kayong ma-stress. Hanggat hindi pa nag-ooperate ang LTO, huwag muna kayong may stress. At bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba pwede mong gawin pagka-open ng LTO para hindi ka may stress, mga boss. Nga mga boss, at alam naman natin na ang laki ng fine talaga ng mga batas na to. Yun ang nakakalula, yung fine, yung penalty. Medyo masakit talaga yun sa dibdib eh. Diba? Parang gusto mo na lang magbundok na lang tayo. Diba? Pero, huwag natin masyadong istresyan yung sarili natin. Huwag natin masyadong istresyan natin. Diba? Naipasa na itong batas na to. Sundin na lang natin. Kasi ganito, mga boss eh. Sa batas na to, sa doble plaka, dito ba, titigil na yung mundo natin? Titigil na ba yung mga bagay na gusto natin? Titigil na ba yung mga bagay na pangarap natin? Titigil na ba tayo para sa pamilya natin? Yun lang lagi mong isipin, mga boss. Pamilya mo, mahal mo sa buhay, plaka lang to. Doble plaka lang to. Diba? Huwag tayo may stress sa doble plaka. Diba? Ngayong panahon na to, mga boss, alam naman natin yung sakit na kumakalat. Huwag nating istressin na sarili natin dahil sa plaka na to. Palakasin natin yung loob natin. Plaka lang to, mga boss. Then, di ba sabi ko nga kanina, doon sa bagay na to, huwag tayo may stress. Doble plaka lang yan para sa pangarap natin. Hindi na tayo, di ba, hindi ka na makakapag-ride dahil sa plaka. Di ba, alam kong sabik na kayo sa pagra-rides. Di ba, mga boss? Siyempre, bago kayo mag-rides, mag-maintenance muna kayo ng inyong motor. Yun nga, boss. Kumbaga, may solution dyan, mga boss. Sundin lang muna natin yung panukala na to. Malay natin, may magpahinto. Diba? Eto. Halimbawa, second hand yung motor mo. Second hand yung motor mo, again ha, hindi nakapangalan sa'yo. Hindi mo na kailangan pumunta kung saan yan nakarehistro. Kagaya ko sa Tarlac. Sabi nila, pwede ka magpa-change name kahit sa ang district office ng LTO. So again,
sa lahat pala ng district office, pwede ka na magpa-change name. Ito lang yung requirements. Yung requirements ng una pupunta ka sa HPG, LTO, sundin lang natin yung requirements. Again, ayoko nang gumawa ng video tungkol dyan sa mga requirements at saka sa change name. Pero kung interesado kayo na gawan ko ng video, comment lang kayo sa baba. Tapos, gagawa natin siya ng mixing video. Kasi, after netong, kasi, June 1, GCQ na po ang 17 na city sa NCR. So, ibig sabihin, possible na bukas na itong LTO. Bukas na, possible na, bukas na itong LTO. So, dumog yan. Yun ang pinakauna natin gagawin. Hingi tayo ng guidelines kung ano dapat natin gawin. Punta tayo sa LTO, kung ano dapat natin gawin. Take it positive, mga boss. Huwag tayo manghinaan ng loob dahil sa doble. Tandaan nyo, mga boss. Tandaan nyo. Plaka lang yan. Pilipino tayo. Magaling ang Pilipino sa lahat ng bagay. Positibo ang Pilipino sa lahat ng bagay. Plaka lang yan. Eh, yung iba nga, doble-doble plaka eh. So, ganun lang mga boss, take it positive sa doble paka. Diba? At sana mga boss, nakatulong ako kahit sa mixing video na to again. Sana nakatulong ako sa inyo. Kung hindi naman, wala namang problema mga boss. At ano ba naman ako? Sino ba naman ako para magsalita sa harapan nyo? Wala namang kaming halaga. Sa amin lang, binibigyan namin kayo ng positive side sa batas na to. Again, window shop, salamat po sa panonood nyo. Thank you.